Sa mga nagbabalak na mag-apply bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong, ito ang aking advice. Ang pag-a-abroad ay parang isang sugal. Kahit saang bansa ka magpunta para magtrabaho, hindi natin mapipredict ang ugali ng mga amo natin. May mga amo na sa umpisa pa lang ay mabait at habang tumatagal ay nag-iiba ang ugali. At may mga amo naman na sa umpisa ay hindi mabait at habang tumatagal ay nag-iba ang ugali at nagiging mabait. Yan ang mga amo ko. In my first 6 months na pagtatrabaho dito sa Hong Kong ay hindi naging madali para sa akin. Pareho kaming nasa adjustment period at dumating talaga ako sa point na sinabi ko sa family ko na parang hindi ko na kaya at gusto ko na lang umuwi. At may mga reasons kung bakit ko pinipiling magstay. Number one is may utang pa akong kailangang bayaran sa Pinas noong papunta pa lang ako sa Hong Kong. Number two, may mga bagay na gusto ko pang gawin at bilhin para sa family ko at para sa sarili ko. Number three, hindi talaga natin maiiwasan na may mga taong masaya kapag nabigo tayo. At hindi ko sila hinahayaang maging masaya. Charot. At pang-apat, ang iniisip ko lang is at least pinapakain ako at hindi ako sinasaktan ay okay lang. So napakabilis lang talaga ng araw at hindi ko na namalaya na next year ay mag-8 years na ako dito sa kanila. And last contract ko na din to. Okay, balik tayo sa topic. Ang Hong Kong ay isa sa mga safe na bansa para sa ating mga OFW. So ang may advice ko sa inyo guys is kailangan alamin ninyo rights nyo bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. Bago kayo pumirma ng kontrata, basahin maigi at intindihin kung ano ang nakasulat sa kontrata. And dito sa Hong Kong, may mga non-government organizations na handang tumulong sa mga domestic workers, lalo na sa mga hindi pinalad ng amo. At isa na dito ang Help for Domestic Workers. Hindi ko sila pinopromote pero masasabi ko talagang napaka-helpful ng organizations na yan para sa ating mga OFW dito sa Hong Kong. At meron silang mga training and seminars na talagang kapupulutan natin ng knowledge. At kapag meron kang mga complaints sa amo mo, itry mong mag-communicate sa kanila kasi may mga amo dito sa Hong Kong guys na kapag hindi mo sasabihin kung ano yung mga concern mo, is ang akala nila is okay lang din sa'yo. Kasi hindi ka nagsasalita, hindi mo sinasabi sa kanila. Kaya huwag natin silang hayaan na abusuhin tayo. So kailangan alam natin ang ating mga karapatan bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. At kailangan matuto tayong ipaglaban ito. At kapag dumating sa point na may hindi pagkakaunawaan sa mga amo natin, huwag niyong kalimutan na kumuha ng mga evidence para may laban kayo.